pangarap ko din, te. Isa rin sa pangarap ko na magkaroon ng bandage sa paa. Kaso lang ang lala naman nangyari sa akin. So guys, second day natin for today sa hospital. Pero mamaya, alam mo, mamaya umaga. Madaling araw pa kasi ito sinushoot ngayon. Mamaya is lalabas na ako. Ayan. This is my dextrous. Nawala ko yung splint na iwan ko sa operating room. Tapos, ayan, dextrous and oxygen. Mamaya pa naman ako ulit lalagyan ng oxygen. May mga times na nilalagyan ako ng oxygen. Advice ng doctor ko. Then, they're asking me what happened. Anong ginawa sa akin nung nasa operating room. Kasi wala naman akong kasama eh. Natatawa ka kasi feeling ko nasa Grey's Anatomy ako. So, oh my gosh! Iniisip ko lang to, pangarap ko lang to, Charles. Aso, nakita ko kasi yung mga, yung ilaw and everything. Like, sa Grey's Anatomy and yung operating room na lagi na may mga scrub-scrub, ganyan. Tapos, nandun ako eh. Tapos kakabitan ka ng ECG, ng oxygen and everything. Ang tanging naaalala ko lang is, nag-inject yung ortho ko sa paa ko. Yun na rin ata, kasi nakita ko may mga dugo-dugo. So, yun na rin ata yung paghigop niya nun, paghigop ng dugo or something sa paa ko. Sobrang yun sakit, as in. Nararamdaman ko yung ano, sakit sa kaloob-looban ng buto ko tsaka ng kalamnan ko nun. Kabilaan. Yan, dalawang turok. Yung unang turok, sobrang sakit kasi ramdam na ramdam ko wala pa akong anesthesia. Pangalawa, pero sa, baka hindi pa yun yung paghigop ng dugo. Baka anesthesia pa, I don't know. Hindi ko na talaga alam nang nangyari. Kasi, yun basta naramdaman ko yung dalawang injection. Then, yung pangalawang tusok, dahan-dahan, then yung katabi ko yung anesthesiologist, then, sabi niya lang sa akin, ay, sinasabihan niya. Sasabi siya dun sa isa pa na doktor, ganyan. Na may ituturok siya hanggang sa unti-unti na ako napapikit, nakatulog. Then, after 3 hours, tapos na ang lahat. Bumalik na ako dito sa taas. Kaya noon, yun lang. Yun na lang talaga yung naaalala ko. Wala nung naaalala sa operating room. Alam niyo ba, sobrang weird ko. Kasi, pangarap ko to, eh. Pangarap ko talaga ma-hospitalize. Pangarap ko ma-admit sa hospital. Ang weird, no? Hindi, kasi nang yung mga kapatid ko, na-admit na sila sa hospital, na dextrous, ganyan. Tapos, sabi ko, ulo, gusto ko din yan, eh. Gitera. Kasi talaga ma-admit sa hospital. Pero, ang pangarap ko is, yung katulad last time doon sa kapatid ko na na-admit siya sa hospital, then na-dextra siya. Di naman, binigay ata lahat. Ano, dream come true to talagang yung mga ano ko ngayong birthday ko, sakto. Ako na, ay, yes, na, sakto na sa ER kasi August 1st nangyari itong aksidente sa paa. And natatawa talaga ako. And lahat ng mga sabi ko, pangarap ko, e binigay ang magkaroon ng cast sa paa. Sabi ko naman, gusto ko lang ng cast. Kaso ayan, sinemento. Tsaka ma-admit. Tapos plus dextrous and everything. So naranasan ko na siya. Ayoko na pala. First and last na to dapat. Sobrang hirap, sobrang sakit pa rin ako. Na, may mga times na napifeel ko pa rin yung ginawang procedure. And, ayun, okay naman ako ngayon. It's just hard for me to walk kasi hindi pa rin talaga pwede ilakad yung paa ko. Mga 3 to 4 weeks healing process pa siya since iniwa siya. Kasi yung ginawa sa paa ko is tinanggal yung
namuong dugo in sinemento since may nakitang fracture. And nag-swell talaga siya during the time ng aksidente. Kasi nga nabalian. Anyway, a lot of you are asking me, hindi ko na kasi maisa-isa eh, hindi ko na maisa-isa lahat ng mga nagtatanong. Kaya ako na-hospitalized this time, kaya ako na-admit. Actually, sunod-sunod, sobrang sukay ko na dito ko sa Commonwealth eh. Mula July o June ba? Pero mula January talaga. Mula January, nagkasakit na ako din. Sunod-sunod ako nagkakasakit na yung taon. Halos every month, every 2 months. Pero nitong starting July, I guess, or end of June, every 2 weeks, every 3 weeks ako nasa hospital. Iba-iba naman. Iba-ibang cases. Iba-ibang sakit. Ganon. Umpisa, ano, may sag-gastritis. Nakala ko, na heart attack na ako. Sumunod naman, ina-attackin na ako ng asthma. And allergic rhinitis pala. Kaya ako hindi mawalan-walan ng ubo. Because of the environment and everything that nanti-trigger. And maybe sa stress din. Kaya ang dami kong na-feel. Medyo stress, pero kaya naman, manageable. And this time, we've come through, char. Siyempre, pinapasaya ko yung sarili ko kasi malulungkot ko masyado eh. This time, ang nangyari kasi talaga dito sa paa ko is na-accidente, natapilok ako. Yung tapilok ko kasi, yung usual na tapilok kasi, di ba, ganyan. Tabi niya, ganyan. It's either right or left. Yung sa akin, paharap. Then, I heard a crack. I heard a crack. Sa paa ko. Sobra. As in, yung parang chicharon na nag-crack. Ang sakit. As in. At that time, buhat to buhat ko pa si Kali. May 3-year-old niece. So, I was really worried. Kasi, bumili lang. Kinuha lang namin yung merienda. Then, natapilok ako. Buti na talaga. She is so diligent in following the rules. And hindi ko kasi hindi ko talaga kaya ng puso ko na masasaktan siya, masusugatan siya. So, kahit na natapilok na ako at buhat ko pa siya, tinry ko pa rin i-balance yung sarili ko. Though, alam ko nang magugulog na rin yung isa ko pang tuhod na madadapa ako. Na ibaba ko siya, tsaka yung food. Oh, food is life, or na-save ko yung food. Then, I told her to go to the tree. Kali, go to the tree. She followed that. Then, sa gusto ko na umiyak. Sobrang sakit na talaga nung feel ko nun. Hindi ko na kaya yung pain. Kasi di ko rin kaya makatayo. Yung gutter na yun, halos nasa gilid lang yon ng daan as in ng mga sasakyan. Kaya sobrang nag-worry ako na baka mamaya tumawid siya or tumakbo siya. Buti hindi talaga. And guess what? Maraming tao nakakita sa akin doon kasi maraming dumadaan sa akin pero no one helped me. But it's okay. Buti hawak ko yung phone ko and medyo malapit lang naman yung pinangyarihan na yun sa bahay ng kapatid ko. So I called her. Ang taking nasabi ko na lang na tinawagin ko siya is help me. Nadapa ako. Gusto ko na talaga umiyak. Ayoko lang talaga makitang iiyak din yung bata. Then, ayun, that's why kinailangan tanggalin yung namuong dugo and sementohan yung paa ko. Kaya din ako nag-birthday sa ER. Sakto kasi August 1st yung nangyari. Tapos inabutan na kami ng midnight sa lubong ng birthday ko sa hospital. Sobrang sakit pa. Hindi ko pa kaya maglakad. Hindi ko pa talaga kaya to ilakad. And nagbibiro lang naman ako noon nung gusto kong mag-leave ka ako ng 1 week. 1 week? Vacation leave? Bakit sick leave naman? Wala na akong pera. Dami ng utangs. Sana first and last na to. Hindi na ka pwede magkasakit kasi mabamax out ko na rin yung healthcare ko. Tama na girl. Ayoko na. Pagod na rin ako. Ang dami ko ulit meds. Ayan, bukod sa pagkakaroon nito, ang dami pang na-diagnose sa akin.
kailangan ka na magpaka-health at kaya kailangan ka na magpa-araw-araw dahil anemic rinocans and ang dami pang mga keme. Anyway, I'm good naman na. Yes, ayan. Back, diba? Nakakilay pa rin ako pinaghirapan kahit ang hirap. Ayun. Thank you so much sa lahat na nagsisend ng get well messages and dung birthday ko. Thank you for sending me the greetings. Yes, I will get well soon. And everything will be fine. Mahirapan lang maglakad. So, magsasaklay or wheelchair talaga muna. Kasi bawal ko itapak yung paa ko. And thank you so much, fam, friends, and everyone who's helping us. Wala lang, naisip ko lang to i-vlog. And just to remind everyone na mag-ingat kasi ayun, mga simpleng papilok. Yan yung tuloy nangyari sa akin, hindi siya simple. So we have to take care of ourselves and doubly ingat sa paglalakad and sa pag-drive and everything. Thank you so much for watching. Sobrang haba na neto. Then I'll try to upload it later in my YT channel and in my Facebook page. Thank you. Bye for now. Bye, Grizz.